ikalawang hari. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Ika-13 kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehu na si Jehoahaz. Nang 23 taon ang paghahari ng anak ni Ahaziah na si Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 17 taon. Masasama ang ginawa ni Jehoahaz sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa Israel. Hinayaan niyang masakop ito ni Haring Hazael ng Aram at ng anak nitong si Ben-Hadad ng matagal na panahon. Nanalangin si Jehoahaz sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon. Sapagkat nakita ng Panginoon ang sobrang kalupitan ng hari ng Aram sa Israel, binigyan sila ng Panginoon ng tao na magliligtas sa kanila mula sa mga taga-Aram. Kaya muling namuhay ng may kapayapaan ang mga Israelita tulad ng dati. Pero hindi sila tumigil sa paggawa ng mga kasalanang ginawa ng pamilya ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala nila. Nanatiling nakatayo ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah sa Samaria. Walang natira sa mga sundalo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 sundalo. Dahil ang iba ay pinatay ng hari ng Aram na parang alikabok na tinapaktapakan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoahaz at ang lahat ng kanyang ginawa at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoahaz, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga angkan. At ang anak niyang si Jehoash ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoash sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehoahaz na si Jehoahaz. Nang 37 taon ang paghahari ni Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Huda ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. Ang anak niyang si Jeroboam na 2 ang pumalit sa kanya bilang hari. Namatay si Eliseo. Nang magkasakit si Eliseo at malapit nang mamatay, pumunta sa kanya si Haring Jehoash noong buhay pa ito at umiyak. Sinabi ni Jehoash, "Ama ko, ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel." Sinabi ni Eliseo, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." Ginawa nga ito ni Jehoash. Sinabi ni Eliseo, "Hawakan mo ang pana." Habang hawak ito ni Jehoash, ipinatong ni Eliseo ang kamay niya kay Jehoash at sinabi, "Buksan mo ang bintana sa bandang silangan." Binuksan nga niya ito. Pagkatapos sinabi ni Eliseo, "Pumana ka." Pumana nga siya. Sinabi ni Eliseo, "Ang palasong iyon ay palatandaan na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban sa Aram. Tatalunin mo ang mga Arameo sa Apek hanggang sa malipol sila." Muling sinabi ni Eliseo kay Jehoash na kumuha siya ng mga palaso. Nang makakuha siya, sinabi ni Eliseo, "Panain mo ang lupa." Pinana nga niya ang lupa ng 3 beses at huminto siya. Nagalit ang lingkod ng Diyos sa kanya at sinabi, "Pinana mo dapat ng 5 o 6 na beses para tuluyan mong mawasak ang lahat ng Arameo. Pero ngayon, 3 beses mo lang sila matatalo." Kinalaunan, namatay si Eliseo at inilibing. Tuwing tagsibol, may grupo ng mga tulisang Moabita na lumulusob sa Israel. Minsan, may mga Israelita na naglilibing ng patay, pero nang makita nila ang grupo ng mga Moabita na lumulusob, naihagis nila ang bangkay sa pinaglibingan kay Eliseo at sila ay tumakas.
Nang sumagi ang bangkay sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang patay at tumayo. Pinahirapan ni Haring Hazael ng Aram ang Israel sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Pero kinahabagan at inalala sila ng Panginoon dahil sa pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Hanggang ngayon, hindi niya ito winawasak o itinatakwid. Namatay si Haring Hazael ng Aram at ang anak niyang si Ben-Hadad ang pumalit sa kanya bilang hari. Natalo ni Jehoash si Ben-Hadad ng 3 beses. Nabawi niya ang mga bayang kinuha ng ama ni Ben-Hadad na si Hazael mula sa ama niyang si Jehoahaz nang maglaban ang mga ito.